Enjoy. Kapag mainit, itong noo ko ang pinakaunang nagpapawisan. Kaya nilagyan ko na lang ng ban para masalo yung pawis. Ano? So anyway, hello, welcome back to yet another Tambay and Sound Trip session na naman together with you Tambay YouTuber, Borge. And this is Tambay Reax. So yeah, mga kapatiran, welcome back sa inyo, no? At maraming salamat sa mga nanood dun sa previous natin na Tambay Reax. Nakakatuwa kasi nagustuhan ninyo at nagko-comment kayo sa comment section at nagre-request pa kayong iba ng iba pang karagdagan na ire-react ko. Sige, darating tayo sa punto na yan na magtatanggap ako ng requests or pipili ako sa ilan sa mga ni-request ninyo sa comment section para i-react natin at i-check ko, no? Para mas maganda at wala talaga ako totally alam kung anong klaseng kanta yon at kung anong klaseng tugtog yon kasi sa inyo nang galing, no? So idea ninyo at re-reactan ko. So mas maganda yun, mas interactive. Gusto ko yan, no? Syempre, as always, gusto ko i-shoutout ang ExoPro for giving me the chance to have an amazing audio. Hindi na ako nagkakaproblema sa aking ambient noise sa paligid dahil sa ExoPro noise cancelling sound card. So maraming salamat po sa ExoCost Pro. Sa mga gusto pong umorder at gusto masubukan ang wonder at benefits na naibibigay talaga ng sound card na to, nasa description po yung link ng kanilang online store. Ayan, so let's proceed, no? For today's episode, ang ating ire-react ay isang kakaiba. First time kong na-suggest ng YouTube sa akin ito. Nakaka-curious at sobra kung gustong-gusto ko talaga itong i-check. Pero hindi ko na muna i-plinay. Inantay ko muna maka-uwi ako dito sa bahay at ma-set up yung aking recording setup. Para ma-check natin sabay-sabay kung anong klaseng kanta ito. Kasi ang title, If Magbalik, was released back in 1991. So, nakaka-excite. Kaya, wag na natin patagalin pa. Without further ado, tara sabay-sabay natin panoorin ang If Magbalik was released back in 1991. Astig na title, ano? Pero rendition yata niya to, no? So, tingnan natin. Parang iba naman. Ah! Astig! Astig! Arranged by Angelo Salud featuring Leif. Oh, so ito sila. Siya yata yung nag-arrange na ito, no? Angelo Salud. Angelo Salud? Or siya yung Leif? Nice yung chord progression. Astig, grabe. Pati yung formahan nila, oh, sobrang nakaka-90s. Big love in the belly, big summer.
singit na yun, no? Feel in na yun. Progression nila. Itong part na to gusto ko. Oh, ang ganda pa ng music video. Grabe, gusto ko pang nakaka-nostalgia. Overlay sila ng ganitong video to make it more, alam mo yun, mas tumama. Pati yung pag-fade out, no? Grabe, mga 90s tugtugan talaga yung ganyan, no? Hindi sila nagkakaroon ng outro na certain. Ah, ang galing. Saan to? Sa Pasay? Or Makati? Oh, no? Grabe, 90s na videos ng Manila or Pasay or kung saan mong lugar yon. So, yung mga kapatiran, grabe na... Aray, natuwa. Natali ako ng electric fan. Wala kasing takip yung aking electric fan sa harapan kasi pag ino-on ko siya, hindi siya umiikot agad. Kaya kailangan mo siyang ganunin. Kailangan mo siyang i-jump start or kung sa motor i-kick start para umiikot, no? Kaya tinanggal ko yung... Ayan siya. Kaya sobrang init dito, mga kapatiran. Pinagpapawisan ako palagi kaya meron akong ganito para yung pawis ng noo ko. Nabanggit ko sa previous video ko na kapag mainit, itong noo ko ang pinakaunang nagpapawisan. Kaya nilagyan ko na lang ng band para masalo yung pawis. So anyway, ayan, natunghayan natin at napanood ang isang napakakakaiba na approach ng pagka-cover, pag-re-revise ng tugtog. Kadalasan kapag ka nakarinig tayo ng revision, galing sa luma, pinapabago nila, minomodernize nila yung tunog, nilalagyan ng mga dagdag na mga electronics or synthesizer at kung ano-ano pa, no? Pero ito namang si Angelo. Hindi ko alam kung ito si Angelo Salud yung nagki-keyboard or siya yung kumakanta. So, kung sino man siya sa dalawa, props sa'yo, sir. Napakalupit ng iyong pag-iisip, ano? At talaga namang pasok na pasok. Lalo sa panahon ngayon na nauuso na rin talaga yung pag ganito, ano? Yung mga bago, pinapaluma. Pero napaka-astig. Kasi Pilipino to, mga kapatiran, palakpakan natin. Woohoo! Palakpakin! At hindi basta-basta din yung pag-arrange ng ganitong music, no? Kasi siyempre, iisipin mo pa kung paano mo pagtutunugin na luma yung kanta na bago. At siyempre, itong music na to ay rock music din, no? Pero pumasok pa rin talaga siya sa napaka-vintage, napaka-90s talaga na tugtugan. To the point na pati yung dimension ng kanyang screen na in-upload, ay naka-square pa, naka-4x3 pa yata to. At yung kulay ng kanyang, quality ng kanyang video ay talaga napaka-90s. Para kang tumititig sa isang litrato na kuha gamit ang film, no? Yung film ng mga camera dati, ito yung kanilang resolution. Pati yung kulay, pati yung, tawag dito, itong noise, no? Yung grain na in-overlay niya sa video niya para magbukang luma talaga. At pati yung keyboard na ginamit ay pangsimbahan. Yung mga lumang keyboard dati na ganito pa, meron pa siyang sariling speaker. Tapos ang pormahan naman ni sir, pati yung microphone, formahang 90s din talaga, no? Isa rin sa mga nagustuhan ko yung progression nung second part nung chorus. Itong part na to, yung next. Ayan, nag F sharp minor siya. Instead na i... Taka lang ha, malilito ako eh. Oh, F sharp minor nga.
Nag F sharp minor siya, tapos B. So ang ganda nung ginawa niyang progression na hindi niya ginawang standard kagaya nung chords na ginamit dun sa original na Magbalik, ano. Ito kasi yung approach ng mga lumang tugtugin, ano. Ito yung tunog talaga ng mga lumang tugtugin pag gumagamit sila ng iba pang mga combination ng chords. At nakuha niya, napakahilig siguro nito ni Sir Angelo sa mga ganitong tugtugin, ng mga lumang tugtugin. Kaya naisip niya na lang bigla na, what if bukas pagkagising ko, gawin ko kayang luma yung mga kantang bago, parang ganun, no. Kaya sobrang galing. At last, no, ito ang isa sa mga nagustuhan ko rin, yung sa may adlib na part na, ay talagang ginawa niya talaga ng adlib na kagaya rin nung sa gitara na version, pero sa kanya ay meron na siya mga sariling rendition na ginawa, no, at mga tweaks para mas magtunog vintage. Sarap! Alright, so ayan, ito rin yung isa ko sa mga na-appreciate dito sa video na to, kasi hindi sila naging monotonous, hindi sila nag-stay lang sa ganun. Although mukhang luma naman na talaga tignan yung kaninang video nila na nakalumang style sila ng suot, damit, pati yung color. Pero dinagdagan pa talaga ng portion na ganito, yung mga lumang parte ng Manila, parang sa Manila Bay yata yun. At na, hindi ko alam kung saan nila kinuha, nasa YouTube kaya to. Pero mas bumagay talaga siya at mas naramdaman ko na nanood yung pagiging nostalgic at kung ano man yung gusto niyang i-deliver. Masik pa yung laway. Kung ano man yung gusto niyang i-deliver. Parang ako si Junie Boy. Kung ano man yung gusto niyang i-deliver na iparamdam sa atin na mga manonood, ay naramdaman ko talaga dito sa portion ng adlib. Ang sarap lang tignan, eh. Ang sarap panoorin. Ang sarap damdamin. Ayun, no? Pati yung way nung pag-video na nag-jitter, nag-handshake, eh, sobrang, all this. Tapos ito, yung outro, yung nabanggit ko kanina ng outro, yun yung way ng pag-outro ng mga lumang tugtog, no, sa 90s. Ganyan sila mag-outro, wala silang exact na outro, kundi nag-fade out lang. Patuloy lang kumakanta yung artist, nilulup na lang siguro nila yun, tuloy-tuloy lang hanggang sa mag-fade out na at mawala na yung total na music, pati yung video, kung meron ng music video, no. Kagaya nito, napaka finis. Nakakatuwa, grabe. So yeah, mga kapatid, I guess that's it for our episode today. Maraming salamat sa panonood, at as usual, meron tayong mga shoutout mamaya pagkatapos ng ating outro. So abangan ninyo, baka nandun yung pangalan ninyo. Kung wala man ay mag-comment kayo sa baba, at patuloy kong iisa-isahin. Susubukan na maisama kayo sa top 10 ng shoutout. So ayan, sa mga susunod na pagkakataon, sa mga susunod na episodes, sinusubukan ko mag-arrange ng ganitong sistema, no. Nabanggit ko kanina sa intro na pwede na kayong mag-request, pwede kayong maglagay ng inyong mga songs na gusto ninyong i-react natin, at iisa-isa kung basahin, at kung may pagkakataon ako sa abot ng aking makakaya, ay iisa-isahin ko at susubukan kong gawa ng video at i-check lahat ng mga i-comment ninyo at isasuggest ninyo, no. Huwag naman yung mga masyadong explicit na mga kanta. Kung alam niyo naman at wala talaga kabuluhan ng mga tugtog, huwag niyo na pong i-suggest. Ang gusto lang po natin dito sa ating channel ay yung bago, yung hindi pa napapanood ng karamihan sa atin mga Pilipino, at yung mga artists na kailangan ma-promote ay ilagay ninyo, no. So i-check ko kung viewer friendly ba siya. Syempre may mga bata rin tayong manonood dito, at mga matatanda na medyo maselan at metikuloso sa mga type ng mga tugtog na ipapalabas natin dito. Kaya ayun, tulungan lang tayo mga kapatiran, ano. Alright, so sana yung naging makabuluhan ang inyong pagtambay. This has been your Tambay YouTuber, Borge. At kita-kits sa susunod na Tambay Reacts. Bye-bye!